Paalala lang po sa mga mahilig mag-online o gumamit ng internet, maging maingat at mapanuri sa mga taong nakikilala lang natin sa internet. Sa Indonesia, isang dalagita ang kinidnap at ginahasa di mano ng lalaking nakilala lang niya sa Facebook. Isa lamang ito sa mga kaso ng mga menor de edad na napagsasamantalahan dahil sa pakikipagkilala online. My live report, si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, yung nabanggit mo na kaso na yan sa Indonesia, sa kabutihang pala, di wala pa naman daw na itatala na ganyang kaso dito sa Pilipinas ayon mismo sa PNP-CIDG. Ganun pa man, ay doble ingat pa rin daw ang payo sa publiko dahil posibleng peligro pa rin daw ang dulot kapag hindi na o napabayaan ang simpleng account. Sa tuwing sasalang sa harap ng computer si Kim, hindi niya tunay na pangalan. Mahina na raw kung aabutin siya ng kalahating oras sa pag-check ng kanyang Facebook account. Karamihan sa mga contact niya sa social networking site, mga kaedad din daw ng dalaga. Kung mas matanda man, mga kamag-anak daw at tunay na kakilala. Naka-experience ka na ba na may nag-a-add sa'yo na hindi mo kilala? Mm-mm. Yes. Lalaki, babae? May lalaki, may babae. Lahat naman yata ng ano sa Facebook kahit sino-sino lang naman minsan nag-a-add, di ba? O hindi ko sila talaga inaano. Yung mga friends, importante lang talaga. Pati daw ni Kim na bagaman pribado siyang tao, dahil sa social networking site, posibleng mabulatlat ng libo-libo ang kanyang profile kung hindi iingatan. Ang mga friend request, di daw basta-basta tinatanggap. Yung pangalan mo, yung dignity mo, yun. Kailangan protektahan. Kasi syempre, di ba, kita lahat. Ang padalos-dalos na pagtanggap kasi ng friend request mula sa isang nakatatandang lalaki sa Indonesia ang naging dahilan para mapagsamantalahan ang isang inosenteng dalagita roon. Ayon sa Crime Investigation and Detection Group ng PNP, maswerte't wala pa naman daw naiuulat na ganitong klase ng krimen dito sa Pilipinas. Pero sakaling may reklamong tulad nito, maaaring magtungo sa Anti-Transnational and Cybercrime Division ng CIDG o di kaya'y mag-log on sa cidgangelnet.ph. Sabi ng isang social media expert na nakausap namin, hindi malayong mag-udyok ng karahasan ang paggamit ng social networking sites, lalo na kung sa mata ng isang sex offender, padalos-dalos ang isang potensyal na biktima. Kung tutusin, makapabuild lang sila ng magandang online profile nila, maging active sila sa pag-participate sa mga forums o mga games na kanilang ginagamit at makapag-build ng relationship. So, kung tutusin, pwede sila makapag-build ng kanilang tiyatawag na prospect list. Ano man yung mga frustration nila, kalungkutan nila, ini-air nila online. Minsan pwedeng i-take advantage yun na mukhang vulnerable to, pwede siyang imbitahan mag-meet up. Ilang senyales daw na dapat iwasan o kung maaari ay i-block na ang isang ka-connection sa social media ay kung hindi na raw pangkaraniwan ang pagpupumilit nitong maging malapit at kung hindi na komportable sa mga komentong ipinapost nito. Pero bago pa man humantong sa alanganin, pinakamahalaga pa rin daw kung sa mismong social media user pa lang magsisimula ang doble ingat. May mga rules ka dapat na dapat sundin sa iyong sarili. Like halimbawa, hindi ka basta-basta tumatanggap ng online friend. And i-limit mo yung kung ano yung sinishare mo online. Siguro rather than declaring kung sa ka pupunta, more of after the fact ka nag-share ng information rather than before. Jessica, minsan nga napagdedebatehan pa ano kung yung mga impormasyon ay pinopost ng isang user ay mananatiling pribado o isang public domain na ano. Whichever is the case, Jessica, ang mahalaga raw ay yung mga impormasyon na pwede nating i-post ay nasa kamay natin kung ano yung mga impormasyon na dapat ipa o pwedeng i-publish at kung sino-sino lamang ang makakakita ng mga ito, Jessica. Okay, pick upin ko lang yung binanggit nung iyong na-interview na si Janet Toral, tama ba, Cedric? Kasi ngayong holiday, ngayong undas, marami na naman sa mga gumagamit ng Facebook at Twitter sasabihin, I'm going to ganyan, doon ako magbabakasyon, ilang araw. Medyo mga giveaways yun para sa mga masasamang loob na, uy, alam nila walang tao sa bahay nila kasi nakalagay sa Facebook niya na magbabakasyon siya ng ilang araw sa kung saan, di ba?
Especially Jessica, dun sa mga tao daw na talaga na hindi maiwasan na mayroong mga popular public figures na hindi maiwasan na mayroon talaga siyang mga followers, kumbaga, o mga friends dun sa kanyang account na hindi naman talaga kakilala. Kung maaari daw, huwag nang mag-post ng ganito mga impormasyon. Lalo na yung mga very specifics, kung saan pupunta, anong oras sa alis ng bahay. Yes. Sabi nga nung nakausap natin si Miss Janet Toral, kung pwede daw, after na lang, pag nakabalik ka na, tsaka mo lang i-post kung ano yung naginawa mo, kung saan ka nagpunta, para walang idea kung sino man yung para hindi ka mabigyan ng idea, o para hindi mabigyan ng idea kung sino man yung makakaisip ng masama, Jessica. Okay, at mabanggit lang natin, Cedric, bawat bagong platform o teknolohiya na nadidiskubre, may kaakibat yan na downside na matatawag. Diba? Naalala mo nung araw, nung nauso yung texting, ang uso naman doon yung tinatawag nilang EB o eyeball, yung organized sila, sa texting lang nagkakilala, tapos may mag-initiate ng mag-eyeball, may mga documented cases na mga napapahamak dahil doon. Ito bang Facebook, meron nauuso rin ba itong organized na meetups na tinatawag, Cedric? Well, Jessica, kung organized meetups na labag sa batas, Jessica, tinanong natin kanina sa CIDG, wala pa naman daw. So far, ang mga cases na i-report daw sa PNP ay ang mga, yung mga, if we can call it isolated case, kasi may mga individual cases daw na say may boyfriend, may mag-girlfriend, tapos magkakaroon daw sila ng kaunting away. Tapos through Facebook, through social network, they will try to patch things up. Pagdating daw ng pag-meetup nila, medyo magkakaroon daw ng violence, magkakaroon ng physical, mga ganong cases yung so far na i-report daw sa PNP CIDG. Pero yung katulad nung nangyari sa Indonesia na talaga daw na abduction yung ginawa ay so far sa kabutihang palad, wala pa naman daw na i-report, Jessica. Okay, sana wag na wag mangyari yan dito sa atin o kahit saan pang lugar. Maraming salamat, Cedric Castillo.